Magandang araw mga Clumsy! Andito na naman ang inyong Mr. Clumsy 1M. At ngayon, pagluluto po tayo ng paborito ni Mrs. na Chili Crab Singapore Style. Yan. Pinapapasyal kami din sa palengke. Napabili kami ng crab. Eh, tama-tama naman na napapaibig si Mrs. ng Chili Crab. So, ang ginawa ko, nagluto kami. Yan. Magsasangputya muna tayo ng bawang, sibuyas at luya. Tapos, kapag naluto na yan, ilalagay natin ang ating chili crab paste. Ito, ready-made na ito. Nabibili namin dito sa grocery store. Ang brand na ginamit ko is Tyseng. Yan, famous yan at saka masarap. Parang bang may Pinoy taste siya kasi matamis-tamis. So, after nyong maluto ang ating mga spices, ilalagay na natin ang ating chili crab paste. Maliit lang bote to. Tama-tama lang sa kalahating kilong crab. Maliliit lang na crab yung nabili namin. So, mga kalahating kilo yun. So, wag yung papakaramihan ng sauce at baka naman maging sabaw na. Tapos dinagdagan din pala natin ng kaunting paminta. Siyempre, kaunting heat 'yon at saka asin pampalasa. Ayun. Kita niyo yung mga sukat ng mga spices na nilalagay ko. Haluin lang natin ng konti para ma-absorb ng mga bawang at sibuyas natin ang asin at paminta. Doon pa lang bidyong ito ay maliit lamang, sana ay panoodin niyo hanggang katapusan. Yung chili sauce pala na ganyan, pwede niyong gawin from scratch. Kaya lang, medyo matrabaho. So, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng ready-made nga. Ito, dinideep fry din natin ang ating hipon na konti. Dahil maliliit nga yung crab na nabili ko, baka naman kulang sa amin. Anim kaming magsasalo-salo. Yan. So kapag lutong-luto na at lanta na yung ating mga luya at ating mga sibuyas na yan, ilalagay na natin ang ating chili crab paste. Yan, kita nyo kaya ang pulang-pula ay pagkakasarap niyang sauce na yan, ay paborito namin gawin at gamitin kahit mga halimbawa, mga tahong, hipo, na mga yan, yan ang ilalagay namin chili sauce. Tapos, kaunti, nalagyan din natin na kaunti tubig at para naman medyo hindi siya sobrang lapot. Haluin lang natin. Yan, susulakan lang natin ng kaunti yan at lalagyan natin ng kaunting asukal para naman manamis-namis ang lasa ng ating chili crab sauce. Yan, mga karampot asukal lang ang nilagay natin yan nga. Mga siguro, mga isang kutsara lang yun. Huwag yun ang pakakatamisan at baka naman maging minatamis yan na hindi naman minatamis ang ating lulutuin. Kita nyo ba yan? Pulang-pula. Yan, pabibilisin ko lang ng konti at para hindi kayo mainip. Kapag sulakan na, ilalagay na natin ang ating crab. Kita nyo gayaan, mamula-mula na. Yan, sinabi ko sa inyo, deep fry ko muna yung crab at para hindi naman siya malansa. Tapos, isasabay na rin natin yung ating kaunting hipon para sabay-sabay na silang maluto lahat at talo-talo na rin yan. Yan, ating tinakluban at pakukuluin lang natin ng mga ilang minuto
Huwag nyo namang i-overcook at hindi naman masarap ang seafood kapag na-overcook. Tapos kapag luto na, lalagyan natin ng isang binating itlog. Ito ang secret ng chili crab sauce para tik-tik siya at saka malinamnam. Bubuhos lang natin. Tapos ayan na, luto na ang ating chili crab Singapore style. Ang masarap na kapartner nitong chili crab ay manto bread. So kapag nakapunta kayo dito sa Singapore, ang u-order nyo, kapag umorder kayo ng chili crab, papartneran nyo agad ng manto bread. Ito na, bili namin dito sa grocery. Kung ikukumpara sa atin, ito ay parang bonete, ang lasang bonete ito. Pero medyo mamantika siya. Talagang sarap na sarap kayo kapag ipinartner nyo ito sa chili crab. Parang iso ang isasawsaw nyo sa chili crab sauce. At talaga namang asbok. Ala, ay makakalimutan nyo ang pangalan ninyo pag nakakain kayo ng chili crab na may manto bread. Yan oh, ito ang bread na binili namin. White manto bread. So, babalik na rin natin. Medyo nga lang mamantika. Ay ganito talaga ang pagluluto nito. Sa mantika talaga sa niluluto. So, papaano? Tara! Kain na tayo at tapos na ang ating chili crab with manto bread. Lalong sasarap ang inyong chili crab kapag kumain kayo ng sama-sama. Tara, kain ulit tayo. Bye!